Mga kapuso, gaano ka kasigurado sa taong kausap at kaharap mo ngayon? Eh sa taong mahal mo? Tingin mo ba ay kilala mo na siya ng lubusan? Sa kwento ng kapuso nating si Jerome ay malalaman natin na hindi pala batayan ang matagal niyong pagsasama para masabing kilala mo na siya. Upang lubos na maintindihan ang mga sinasabi ko at upang lubos na maintindihan ninyo ang mga sinasabi ko, tutukan na mga kabarangay ang panibagong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories Number 1. Dear Papa Dudut, tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Jerome. 33 taong gulang, tubong Negros at nagbabaka sa kalye dito sa Maynila. Mga ilang taon na rin po ang nakakalipas. Hinahanap ko ang aking sarili pero higit pa rito ang aking natagpuan. Kung papaano ito nangyari, ito ang laman ng aking kwento na sisimulan ko ngayon. Simula ng bata ako ay puno ng mga mumunting pangarap ang aking puso. Yun lamang ang libre sa mundo kaya hinayaan ko ang aking sarili na lumipad sa pinakamataas na tugatog na kaya nitong abutin. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Masasabi ko na kahit papaano ay nakakaluwag kami sa buhay sa Negros. Ilang ektarya ng lupain ang pagmamayari ng lolo ko kaya naman may pinagkukuhanan kami ng ikabubuhay. Ang ama ko ay punong abala sa lupain kasama ng ilang panyang mga kapatid. Naging mabait at mayabong ang lupang sakahan kaya naman ganun kami nagpapasalamat sa Diyos. Dahil ramdam namin ang kanyang biyaya mula sa lupa na aming sinasaka. Kilala ang Negros bilang sugar capital of the Philippines. Dito nang gagaling ang malaking porsyento ng asukal sa Pilipinas. Kaya naman ang mga taga-Negros ay masasabi kong pinakamatamis kung umibig at magmahal. Malalaman nyo yan sa aming mga ngiti at kapag naranasan mong makipagrelasyon sa mga taga-Negros, iba ang pakiramdam kahit pangalan mo ay makakalimutan mo. Yan din ang sabi ng aking Lolo Tonyo sa tuwing nag-uusap kami tungkol sa buhay-buhay. Idol ko kaya yon, kaya naman hindi na daw siya iniwan ni Lola. Hindi na siya pinakawalan dahil sa sarap niyang magmahal. Tawa na lamang ako ng tawa kahit pa ulit-ulit ang kanyang kwento sa amin simula noong mga bata pa kami. Nakikita ko naman ang saya sa relasyon nila ni Lola Francia. Minsan may mga problema, pero hindi matatapos ang araw, makikita mo na ang suyuan ng dalawa. Ganun daw ang isang relasyon. Hayaan niyong lutasin ang problema ng magkasama. Kaya nga siyang babaeng pinili mong panghabang buhay dahil siya ang nasa iyong tabi sa hirap at sa ginhawa. Hindi ako magsasawa na makinig sa bawat kwentong ibinabahagi sa akin ni Lolo Tonyo at Lola Francia tungkol sa buhay-buhay. Pakiramdam ko ay marami akong natututunan na aral na pwede kong baunin sa kung saan pa ako dadalhin ng buhay at hindi ko makakalimutan yon. Ang pinakakabisera ng Negros Occidental ay ang Bacolod City. Kapag nagawi kayo dito sa aming lugar ay makikita mo ang mayabong na tradisyon at kultura na sasalamin sa pamumuhay ng mga tao dito. Babatiin ka ng saya at ngiti sa kanilang mga labi. Singtamis ng lasa ng tubo sa kahinugan nito. Likas na masiyahin kami dito sa Bacolod. Sabi ng aking guro sa sekundarya, ito daw ang bagay na pinagmamalaki namin sa Pilipinas. Ito ang nagbigay buhay kaya isinilang ang Maskara Festival sa aming lugar tuwing sasapit ang Oktubre. Ayon sa Lola Francia ko taong 1980s na nagkaroon ng tagtuyot sa kalakhan ng Negros. Dahilan para bumagsak ang produksyon ng asukal na malaki ang naging epekto sa buong rehiyon maging sa Pilipinas. Para mapawi ang lungkot sa puso ng bawat isa, nag-isip ang lokal na pamahalaan ng posibleng paraan para kahit papaano ay mabuhayan ng loob ang buong rehiyon. At doon ay isinilang ang Maskara Festival. Mula sa salitang Ingles na mas, na kumakatawan sa tao at salitang Espanyol na cara, na ang ibig sabihin ay mukha. Isa itong selebrasyon ng kulay, saya at kultura ng aming lugar. Kung saan ay walang puwang ang lumbay kundi selebrasyon ng buhay at pagpapala. Ito ay nagpapatunay na kahit na anong pagsubok ang dumating sa ating buhay, mahirapan man tayo,
Hindi tayo susuko dahil ang Pilipino ay lahing palaban. Babangon tayo. Magsisimulang muli at magpapatuloy ang panibagong kwento. Taon-taon kada ikatlong linggo ng buwan ng Oktubre ay pinagdiriwang namin ang puso at kasiyahan ng mga taga Bacolod para sa selebrasyon ng buhay at biyaya mula sa langit. Sa mismong araw ng festival ay mapupuno ang kalye ng makukulay na palamuti. Mga tunog na nag-aanyaya sa inyo para ipagdiwang ang biyaya ng buhay at syempre ang mga maskara na animoy nag-aanyaya sa inyo para maging masaya dahil sa nakaukit ng ngiti dito. Noong bata ako ay hindi maalis sa isipan ko ang mga tanong na ano bang pagkakaiba ng maskara sa iba pa maliban sa disenyo, abubot at kulay nito. Halos pare-parehas lang naman na nakangiti. Halos pare-parehas lang na nakatawa. At tulad ng gamit nito ay tinatakpan nito ang mukha. Masyadong mapagpanggap. Dahil ba sa gusto niyang malaman ng tao na masaya siya kahit na hindi? Dahil ba sa tinatago niya ang lungkot sa likod ng maskara? Pero isa lamang ang sinagot ni Lolo sa akin, Papa Dudut. Ginawa ang festival na ito para ipaalala sa bawat isa sa atin na kahit na ano pang problema at pagsubok ang dumating sa buhay, huwag nating kakalimutan ang ngumiti at maging masaya. Apo, masdan mo ang bawat maskara na nakasuot sa kanila habang sumasayaw. Maaring ngayon ay hindi mo nakikita at nalalaman ang kanilang pagkakaiba. Alam mo ba kung bakit? Bakit po, Lolo? Dahil mata lamang ang inyong ginagamit. Kapag lumaki ka na at mapuno ng karanasan ang iyong buhay, hindi lamang mata ang iyong gagamitin para magbigay ng pakahulugan sa maraming bagay. Minsan, gamitin mo din ang iyong puso. Sasabihin ito sa iyo ang mga bagay para higit mo itong maunawaan. Sa koleyo ay binigyan ako ng payo ni Mama Mercy na accountancy na lamang ang kunin ko. Sinangayon na naman niyon ni Papa Anjo. Wala namang naging problema sa akin. Ang sabi nila ay maaari yung makatulong sa kabuhayan namin at hindi din naman ako mahihirapan na makahanap ng trabaho na may kinalaman sa kurso na yon. Wala silang narinig na pagtutol sa akin. Bawat paliwanag nila ay naiintindihan ko. Alam kong alam nila na makakabuti yon sa akin. Pinipilit kong gawin ang gusto nila at pinagbubuti ko iyon para kahit papaano ay mapansin ni na Mama at Papa na binigyang halaga ko ang mga bagay na binigay nila sa akin. At syempre, alam ko naman na para din yon sa ikakabuti ko. Wala namang naging problema sa aking pag-aaral. Ganon talaga, kapag gusto mo, ang iyong ginagawa ay magiging madali na lamang ang lahat. Mabilis na tumakbo ang kamay ng orasan. Parang kailan lamang nang nagumpisa akong mangarap at ngayon ay nalalapit na ang araw ng aking pagtatapos sa kolehiyo. Naging proud sa akin sina Mama at Papa. Halos wala silang mapaglagyan ng sigla sa puso nila. Naalala ko ang sabi ni Papa. Eto ang kayamanan na nais naming ibahagi sa iyo. Ang edukasyon. Nandito kami ni Mama mo para suportahan at gabayan kayong magkakapatid. Pero kailangan mo ding tulungan ang sarili mo. Matuto kang tumindig sa inyong sariling mga paa para kapag handa ka ng sagupain ng mundo, may lakas ka na para dito. Hangad ko na makatulong kina Mama at Papa. Kaya naman ninais ko, Papa Dudot, na makahanap ka agad ng trabaho. Tinatawanan lamang ako ni Papa Anjo kapag sinasabi ko sa kanya, nagigil na akong makahanap ng trabaho. Papa, kapag nakuha ko na kaagad ang una kong sweldo, sagot ko lahat ng gusto ninyo. Siyempre, I'll spend with you kasama sina Mama, pati si Trisha at Michelle. Natatawang sumagot si Papa. Anak, maghanap ka na muna ng trabaho at kapag nagkaroon ka ng sarili mong pera, matuto kang mag-ipon para sa kinabukasan mo. Hindi habang panahon ay malakas kami ni Mama mo, tatanda din kami at sana kapag dumating ang oras na yon, kaya mo nang ipagmalaki sa amin na may laman na yung bulsa mo. And I'll be so proud of you, my son. Nangingilid ang luha sa aking mga mata nang tinura ni Papa yon sa akin. Para bang nakaramdam ako ng lungkot sa aking sarili. Masyado na pala akong busy sa maraming bagay sa aking buhay at kung ano ang pwede kong gawin
Nakakalimutan ko na tumatanda na rin pala sina mama at papa. Dumantay ang kanang kamay ni papa sa aking balikat. Ayaw kong ipakita kay papa na maluha-luha na ako. Nasa kusina si mama at nakatitig sa aming mag-ama habang nag-uusap kami noong mga sandaling yun. Kahit nasa malayo siya ay nakita ko ang ngiti sa kanyang mga labi. Bakas ko ang pagmamalaki sa kanyang mga mata. Kaya naman, hindi ko sila bibiguin. Bakasyon noon, maalinsangan ng panahon. Ang isa sa mga kapatid ni Papa na nakadestino na sa Maynila ay bumisita sa Bacolod kasama ng kanyang buong pamilya, si Tito Henry. Halos taon-taon ay nagkakaroon ng reunion sa aming pamilya at noon ay nagkukumustahan kami tungkol sa maraming bagay at buhay-buhay. Para bang hindi na maubusan ng kwento ang bawat isa. Ramdam mo ang saya sa paligid kapag may ganitong okasyon. Ang ingay at saya ay halos pumupuno sa buong lugar. Ang sabi ni Lolo, ito ang kanyang kayamanan, ang kanyang pamilya. Minsan nagiging emosyonal ang ilan, lalong-lalo na si Lola Francia na hindi mapigil ang maluha kapag nakikita ang lahat ng kanyang mga anak na sama-sama. Ito ang kanilang tunay na kayamanan. Lumaki ako papadudot na binibigyan ng importansya ang pamilya. Ang pamilya, ang iyong tahanan. Dahil sa tapos na ako mag-aral, ang susunod ko naman na prioridad ay ang magtrabaho. Nag-uusap noon si Papa at si Tito, panay pa rin ang pagmamalaki sa akin ni Papa kay Tito. Buti na lamang daw at may makakatulong na si Papa sa buhay dahil sa tapos na ako sa pag-aaral. Dahil sa nabuksan ng ganong usapin ay nag-offer si Tito Henry na kung papayagan nila Papa at Mama ay doon daw ako magtrabaho sa Maynila para mapasabak na raw ako sa tunay na mundo. Para mahasa na rin ang galing ko. Hindi naman daw nila ako papayagan doon. Kung hindi ako nagkakamali ay sa Pasig sila nakatira, sina Tito kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na lalaki din. Mas bata ito sa akin kung hindi ako nagkakamali. Isang high school yung panganay samantalang nasa elementarya naman yung bunso. Ilang araw pa ang lumipas, tinanong ni Papa sa akin kung kaya ko nang sumabak sa Maynila at doon magtrabaho. Ipinaliwanag niya na kina Tito Henry muna ako tutuloy. At habang nandun ako, siya na muna ang bahalang magmando sa akin. Kahit may ideya na ako ng usapan na iyon, hindi ko pa rin maiwasan na kabahan. Pero ang kabang iyon ay may halong excitement na hindi ko maintindihan. Ang sabi ng instinct ko, kailangan kong makipagsapalaran. Magiging malaking hamon yon sa akin pero kakayanin ko yon. Alam ni Papa ang magiging sagot ko base na rin sa kilos at ngiti ng aking labi. Malaki ang tiwala sa akin ni Papa kaya alam ko na hahayaan niya ako sa panibagong kwento na sisimulan ko malayo sa Bacolod, malayo sa Negros. Lalakbayin ko ang malawak na karagatan at mataas na kabundukan para makarating sa panibagong hamon ng buhay sa kamaynilaan. Siyempre kapag sinabing Maynila, lalo na sa probinsya ay parang bigatin ka. Sabi nga ni Tito Henry, kung gusto mong mapasabak sa realidad ng buhay, doon mo yun matatagpuan sa Maynila. 3 araw mula noon ay inihanda ko na ang sarili ko sa kung anong pwedeng mangyari. Dala ang 2 maleta ng mga damit, diploma, ang aking sarili at pangarap sa tulong ng Panginoon. Magiging isang malaking hamon ang pagsaba ko pag-alis sa Bacolod. Pinabaunan ako ng mahigpit na yakap ng aking mga kapatid na babae, sina Trisha at Michelle kasama na si Mama. Si Papa naman ay ginulo na lamang ang buhok ko at tinapik muli ang kanang balikat ko. At sinabi niya sa akin, anak, 5 bagay lang ang tatandaan mo at itatatak mo dyan sa puso mo at sa isip mo. Huwag mong kakalimutan ang daan pabalik dito sa atin sa Bacolod. Huwag kang magiging sakit ng ulo ng Tito Henry mo. Maging responsable ka sa iyong mga desisyon at pagpili. Huwag mong kakalimutang manalangin at magpasalamat sa taas. Make us proud, son. Pinigilan ko ang maiyak ng mga sandaling yon. Kahit ang sinisigaw ng lahat ay iiyak na yan, iiyak na yan. Ewan ko ba, sa halip na maiyak ako ay napatawa na lamang ako sa reaksyon ng mga taong malalapit sa akin. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari.
Bring it on! Mga ilang oras din ang naging biyahe namin sa eroplano bago tumapak ang pako sa Maynila sa unang pagkakataon. Tumuloy kami sa bahay ni na Tito. Malaki ito tulad ng aking inaasahan. May kaya sa buhay ang napangasawa niya sa Maynila. Kaya mas pinili nila na manirahan dito. Inaasikaso nila ang business ng pamilya ng Tita Presi. Mukha namang masaya at kontento na sa buhay si na Tito Henry at Tita Presi, kaya wala na akong masasabi pa sa kanilang relasyon. O Jerome, doon sa dulo ang kwarto mo, bakante yon. Ibaba mo na lahat ng gamit mo at ayusin mo doon. Huwag kang mahihiya sa amin ng Tita Presi mo. Kami ang magulang mo dito sa Maynila. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa amin ha. O sige na, pumasok ka na sa loob at makapagpahinga ka na. Maraming salamat Tito. Maraming salamat Tita. Agad kong tinungo ang kwarto na sinasabi sa akin ni Tito Henry. Hindi gaano ang kalakihan ng kwarto, hindi din naman kaliitan. Tama lang para sa akin. May kama sa gilid, isang table sa tabi nito na napapatungan ng isang lampshade. May sarili din itong closet. Ang una kong ginawa ay tinitigan ko ng masama ang kama. Para bang inaakit nito ko na magpaubaya na ako sa kanya. Naging marupok ako sa anyaya nito. Nahiga ako dito, ilang minuto pang lumipas at hindi ko na namalaya na maiidlip na pala ako dahil siguro sa pagod sa biyahe. Halos ilang oras din yon, may liwanag pa noong natulog ako hanggang sa naalimpungatan at madilim na sa labas mula sa bintana sa aking kwarto. Yun ang unang araw ko sa Maynila at bukas pagsikat ng araw simula ng pakikibaka. Kinabukasan, O Jerome, huwag mo munang i-pressure ang sarili mo ha, don't worry, pasasaan ba't makakakuha ka ng hinahanap mong trabaho sa Maynila? Maraming kilala ang tita mo dito, tutulungan ka niya. Since bakasyon naman eh, mamaya ay samahan mo kami sa mall para makapagpasyal ka naman at malaman mo ang pagkakaiba ng probinsya rito sa Maynila. Pasasaan ba't masasanay ka rin dito? Mas mataas ang mga building dito, mas maraming sasakyan at mas maraming tao na animo'y nakikipagunahan lagi sa isa't isa. Iginala ko ang aking paningin sa bawat sulok na nakikita nito para ngayon pa lamang ay maging pamilyar na ako sa lahat. At gaya ng inaasahan ko ay traffic sa bawat kalsada na halos hindi umuusad ang minamanehong sasakyan ni Tito Henry. Hanggang sa natapat ako sa isang building. Ang sabi ni Tito, nasa Ortigas daw kami. Isang poster ang umagaw ng pansin ko. Ang nakasulat, hiring. Itunoon ko ang buong atensyon ko sa ilang detalyeng nakasulat. Email, contact number at requirements. Junior accounting ang isa sa mga bakanting posisyon na hinahanap nila. Para bang nabuhayan ako ng loob ng sandaling yon. Hindi aksidente na nakita ko yon. Mabait ang Diyos. Ang sabi nga niya, kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Huminga ka at ika'y pagbibigyan. Ito na ang sagot sa mga panalangin ko. Nag-enjoy kami ng araw na yon pero hindi pa rin maalis sa isip ko ang trabaho. Pagdating sa bahay ay nakiusap ako kay Alvin, ang panganay ng tito, kung maaari makigamit ako ng computer sa may sala. Agad naman niya akong tinulungan. Nag-send kagad ako ng resume online. Hihintayin ko na lamang ang feedback mula sa kanila. Hindi ko alam pero malakas ang kutob ko na magiging maganda ang kalalabasan nito. Ganun ako, Papa Dudut. Kinukutoban ako sa maraming bagay at malimit na hindi ako nagkakamali. Ilang linggo pa ang dumaan. Minsan nakakabagot din sa bahay. Movie marathon at bonding kasama ang pamilya ni Tito Henry ang ginagawa namin at makikipagkulitan sa dalawang magkapatid. Hanggang isang araw, isang text message ang natanggap ko. Ang nilalaman ng mensahe ay isang schedule for interview sa kumpanya na inapplyan ko. Napatalon ako sa tuwa. Ipinaalam ko kaagad kina Tito at Tita ang magandang balita. Kailangan kong magpakitang gilas mismo sa interview na yon. Isang call center company pala yon. Pero hindi ako mag-i-English noon kundi sa accounting department ako mapupunta. Urgent daw ang posisyon na ina-applyan ko. Kaya kapag sinwerte ako, abay instant trabaho na ito. Naging maayos naman ang takbo ng usapan. Ginawa ko ang lahat ng abot ng aking makakaya. Since one day hiring lamang ang proseso, malalaman ko din sa araw na iyon ang resulta. Naghintay din ako ng ilang oras.
Halos doon ako inabuta ng pananghalian. Pero it's worth the wait ng sumunod na interview. Sa direct supervisor na ako dumiretso. Mas detalyado at technical na ang ilang sa mga tanong pero nasagot ko naman ng maayos. Kaya naman noong sinabi niya na kailangan kong ayusin sa loob ng isang linggo lahat ng requirements ko, ay wala akong mapaglagyan ng saya. Since una ko itong trabaho, gagawin ko ang lahat para patunayan sa kanila na hindi sila nagkamali na tanggapin ako. Masaya ako na binalita ito sa Bacolod at tuwang-tuwa sila sa magandang balita. Ang sabi nila kapag mahal mo ang iyong trabaho, mamahalin ka rin ito. At hindi ako nagkamali dito. Ang unang araw ko sa trabaho ay tumagal hanggang sa naging linggo, buwan at ngayon ay nasa ikapitong taon na ako sa parehas na kumpanya na pinagtatrabahuhan ko. Nung una alam ko sa sarili ko na kahit papaano ay kaya kong tumayo sa aking paa sa Maynila. Ako na rin ang nagkusa na humiwalay ng bahay kina tito at tita. Marami din ako mga dapat na gawin na hindi ko naman pwedeng gawin sa bahay nila. I will be forever thankful sa kanila dahil sa tulong nila sa akin. Lagi naman akong welcome sa bahay nila. Kaya naman kapag may pagkakataon ay bumibisita pa ako sa bahay nila. Nagrenta ko ng isang kwarto sa isang kondo malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Sapat na yon para sa akin basta may working place ako, lalo na sa stressful na trabaho ko. Sa call center marami kang magiging kaibigan at kakilala. Bawat isa ay may kanya-kanyang karakter at kwento. Pero isa sa kanila ang nakaagaw ng aking pansin. Isang babae ang nadatnan ko sa office at nagrereklamo dahil sa wala daw siyang natanggap na sweldo last payday. Ipinacheck sa records namin at nagkamali sila ng ilang detalye. Minsan kasi sa dami ng aming inaasikaso, may mga nagkakamali sa trabaho. Buti na lamang at hindi ako may hawak ng ganong trabaho. Karamihan sa mga call center agent ay laging puyat. Bahagi iyon ng kanilang trabaho since American-based halos lahat ng accounts na hawak nila. Pero ewan ko ba kung bakit parang hindi man lang mukhang puyat ang kanyang mukha. Parang blooming na blooming nga yung babae na nagre-report tungkol sa kanyang sweldo. Mapapansin mo din siya sa paraan ng kanyang pagsasalita dahil sa accent at tono ng boses niya. Yung tipong alam mong maganda ang nagsasalita kahit nakikinig ka lamang sa kanya. At kapag nakita mo na siya, maniniwala ka na may forever. At nanaisin mo na ikaw at siya ay forever na. Na magnet ang aking mata sa ganda niya. Natatawa ako sa sarili ko at mukhang matagal-tagal na rin akong walang love life . Dahil sa busy sa maraming bagay at kung ano-ano ang inuuna. Doon ako natauhan na dapat para mas ma-inspired ka, abay kailangan may isang dilag na nagpapatibok ng puso ko. At pakiramdam ko ay natagpuan ko na siya ng mga sandaling yun. Siyempre kailangan kong gumawa ng paraan para kahit papaano ay mapansin niya ko. Tamang-tama dahil sa HR department siya nag-i-inquire at si paring Andy ang kaibigan ko ang napagtanungan niya. Magiging madali na sa akin ang makadiskarte. Makuha ang pangalan niya at kapag siswertihin ay ang number pa niya. Kaya naman, ano ang ginawa ko? Andy, good morning! Okay na yung records. Paki-verify na lamang ha. Ah, okay Jerome, thank you, maaasahan ka talaga. Oh miss, is there any problem? Tinatanong mo ako kung anong problema? I don't have anything in my ATM right now. And I don't have any penny in my pockets. So sabihin niyo sa akin, how will I survive for new few days? If you guys don't do your job, well, you're making others' life miserable. And I think you need to do something right now. Hindi ako nakasagot sa mga sinabi niyang yon. Sa loob-loob ko ay medyo mataray ata itong babae. Mukhang kapag kami ang nagkatuluyan ay baka underin lamang ako. Ewan ko ba at parang big deal sa akin ang babae na ito. Don't worry miss, we'll do anything to help you. So just relax and I will do the job. Pinaupo ko muna siya habang kinakausap ko naman si Andy. Pare kuy, gawan mo naman ang paraan ng problema ng magiging asawa ko. Ang ganyang kagandang babae hindi dapat pinaghihintay. Loko ka talaga Jerome. Sige na, ako nang bahala. So ngayon inangkin mo na siya. Hanga na ako sa iyo pare. Natatawang sagot niya sa akin. Ganyang babae hindi dapat palampasin. Inayos ni Andy within the day ang concern noong babae.
Nandun ako noong kinakausap niya. Nakuha ko din ang pangalan niya, Karen ang name niya. Pati ang cellphone number niya ay nakuha ko din. Ang sabi ko na lamang kapag may concern ay direct lamang kaagad siyang mag-text sa amin para maaksyonan kaagad with the VIP treatment. Pero ang hindi ko inaasahan ay noong humingi siya ng paumanhin sa amin dahil sa mga kinilos niya. Wala daw kasi siyang tulog at marami lamang siyang problema. Nagkasabay-sabay pa. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon kung paano papasok sa buhay niya. Pakiramdam ko, she needs someone na pwedeng makausap. And I will be there para sa kanya. Doon na nagumpisa ang love story namin ni Karen. Pagdating kasi sa relasyon ay halos wala akong matandaan na ganun kaseryoso. May naiwan ako sa Bacolod, Papa Dudut, pero dahil sa nagkalayo na kami, tuluyan na rin kami nagkalabuan. Dito naman pagdating ko sa Maynila ay halos babae ang ayaw makipag-commit sa isang relasyon. Nagugulat na lamang ako sa takbo ng utak nila. Ang iniisip ko naman ay ako ang lalaki, hindi akong mawawalan. May mga fling na nakikilala pero ito yung mga relasyon na hindi nagtatagal. Magkasama kayo sa buong magdamag, kinabukasan ay parang estranghero na lamang. Hindi ko nasasabihin ang mga pangalan nila. Bilang respeto sa kanila at syempre, hindi naman ako yung tipo ng kiss and tell. Hindi gawain nyo ng isang tunay na lalaki. Sa ilang taong kong pamamalagi sa Maynila ay natuto na lamang akong mag-adjust. Depende sa kung anong kinakailangan ng sitwasyon at pagkakataon. Mararamdaman mo na lamang iyon sa sarili mo. Pero si Karen, iba ang una kong naramdaman sa kanya. Palaban at bukod sa ang kanyang ganda, matalino pa. Pero ewan ko ba kung anong meron sa kanyang personalidad na animoy humahatak sa akin para dubo siyang kilalanin pa kung bibigyan niya ako ng pagkakataon. Ang simpleng kumustahan sa text at kapag nagkikita ay tila umpisa ng malalim na relasyon na aming sisimulan. Dahil sa hindi magpanama ang aming schedule, tuwing day off at araw ng Linggo lamang kami may pagkakataon. Yun ay kung hindi siya tulog at walang ibang lakad. Habang nakikilala ko siya, Papa Dudut, ay unti-unting parang lalo akong nahuhulog sa kanya. Iba siya sa mga babaeng aking nakilala. Siguro dahil hinahanap ko ang isang simple na parabang hindi niya alam kung gaano siya kaganda. Na kahit umiyak ay parang si Marian Rivera ang datingan niya. Pero ang hindi ko makakalimutan ay yung pakiramdam kapag nagpapanama ang aming mga mata sa tuwing magkasama kami. Kahit nakangiti na siya, pero alam mong malungkot ang kanyang mga mata. At ito ang nangungusap sa akin. Minsan noong nagkaroon ako ng pagkakataon ay bumuelo na ako sa kanya ng ilang mga tanong. Medyo personal pero yung tipong hindi naman siya ma-o-offend. Nag-iisa ka lang ba dito sa Metro Manila? May pamilya ka ba dito? Ako kasi noong una sa tito at tita ako nakatira. Pero ngayon, pwede na ako mag-solo. Lakas ng loob na buhatin ang mundo. Ang pamilya ko nasa Bacolod. Now and then bumibisita ako sa kanila. Kasi nakakamiss naman ang pamilya. Yung unang ang sweldo ko inubos ko na lang sa kanila . Pero ang nakakatawa, noong pabalik na ako sa Maynila ay kailangan kong muling humingi ng pera sa kanila para may pamasahe ako at gagastusin sa mga susunod na araw. Pinagtawanan lang ako ni Papa. Sabi ko, mukha namang masaya kayo Jerome ng family mo . Ako naman taga Bicol, sa Legazpi. Kailangan kong makipagsapalaran sa Maynila. Kasi nga alam kong walang mangyayari kapag sama-sama kami. Kailangang may maglakas ng loob na suungin ang mundo. Madami kaming magkakapatid. Nagpapakaate ako sa kanila. Hetong at kinakaya kahit na mahirap. Wala naman kaming choice . Kahit na anong gawin ko, mahirap talagang mabuhay. At tanggap ko na yon. Ramdam ko ang bigat ng loob sa bawat salita ni Karen. Maswerte pala ako. Wala akong ganung kabigat na dinadala. Pakiramdam ko ay ang daming responsibilidad sa buhay ni Karen. Ang buhay ko, kahit na alam kong sa sarili na marami akong dapat na gawin, pero smooth sailing lang naman. Wala masyadong alon. Siguro dahil laging pa-safe ako. Comfort zone kung nasaan ako. Sa trabaho, sa pamilya, sa mundo na meron ako. Kailan ka huling umuwi sa Bicol? Tumawa muna siya bago sumagot. Mga 3 taon na. O baka sabihin mo na hindi ko sila nami-miss ha,
O baka sabihin mo na hindi ako mabuting anak, mas kailangan nila ng pera kesa ipamasahe ko, ipapadala ko na lamang sa kanila. Saka na lamang ako dadalaw kapag marami ng sobra. Naaalala mo noong una tayong nagkita at nagpapakyut ka sa akin? May sakit kasi yung bunso namin eh. Inaasahan ko ang pera ng araw na yon, kaya mainit ang ulo ko. So, nahalata mo pala na nagpapakyut ako that time? Hindi kaya, kasi matagal na akong cute. Pero Karen, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Let me help you. Hayaan mo na may tao na kahit na ganun kabigat ang problema mo, alam mong may tao na maaasahan ka. Anong ibig mong sabihin, Jerome? Will you be my girlfriend? Natawa muna siyang muli bago sumagot. Nagpapatawa ka ba, Jerome? Hindi ka pa nga nanliligaw eh. Girlfriend na kaagad? Ano to, instant girlfriend? Ayaw ko nga isipin nila na easy to get ako eh. Pasensya na kung parang nagmamadali ako. Sagot ko. Kau talaga? Hindi ako handa ha. Pero totoo lang, Jerome. Ayaw kong pumasok sa isang bagay na alam ko na magiging problema ko lamang. I think you deserve someone better. Hindi sa katulad ko. Karen, nung una pa lamang kitang nakita, I know na ikaw na ang babaeng mamahalin ko. Kahit itanong mo pa yan kay Andy. I'm willing to wait. Basta nandito lamang ako para sa'yo. I don't know, Jerome. I don't know. Ramdam ko ang bigat sa kalooban ni Karen, Papa Dudut. At naiintindihan ko siya. All this time ay kinakaya niya ang lahat ng sarili niya lamang ang inaasahan niya para sa pamilya niya. Kahit ang kanyang pansariling kaligayahan. Wala na siyang pakialam. Lalo akong humanga sa kanya. Simula noon ay sinabi ko sa sarili ko na lalo kong ipaparamdam sa kanya ang pag-ibig ko hanggang sa handa na siya na papasukin ako sa kanyang puso. Naging maayos naman ang naging takbo ng relasyon namin ni Karen. Malinaw sa akin ang lahat pero alam niyang nag-umpisa na akong manligaw sa kanya. Habang dumadaan ang araw, lalo ko siyang nakikilala. Ang pagiging cowboy niya, pagkahilig sa maanghang at mababa niyang luha. Kapag may problema kasi sa kanyang pamilya, ako ang una niyang tinatakbuhan. Minsan iiyak lamang siya o kaya kwentuhan, minsan ay food trip. Pero sa bawat pagkakataon na kasama ko siya, ayaw ko nang matapos ang sandaling yun. Masaya ako sa piling niya. Masaya ako na nakakayakap siya sa tuwing kailangan niya ng isang tao sa tabi niya. Masaya ako kapag nararamdaman ko ang bawat emosyon niya. Masaya ako kapag nakikita ko ang ngiti sa kanyang labi. Ang luha sa kanyang mga mata. Kung ito ang pag-ibig, masarap siya sa pakiramdam. Hanggang isang araw, hindi ko siya nakikita. 2 araw na daw siyang absent pero hindi siya nagsasabi sa akin. Ayaw naman niyang magpadalaw sa tinutuluyan niya kasi bawal daw doon ang lalaki. Ang sabi niya, she's fine, pero alam ko na may problema siya. Kaya naman nagpumilit ako na puntahan siya, Papa Dudut. Pero ang sabi niya, siya na lamang daw ang pupunta. Sa kondo ko na lamang siya pinapunta, Papa Dudut. Ilang oras din ako naghintay. Nagpa-deliver na lamang ako ng pagkain para kapag dumating siya ay may makain kami. Hanggang sa may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. Alam kong siya yun at pagbukas ko pa lamang ng pinto ay niyakap niya ako habang humahagulhol ng pag-iyak. Nagkasakit daw ang kanyang ina at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi ko alam kung gaano katatag si Karen kung bakit parang hindi na siya nauubusan ang pagsubok sa buhay. Awang-awa ako sa kanya dahil sa responsibilidad niya para sa pamilya niya. Halos nagalaw na nga daw niya ang kanyang ipon dahil doon. At ang masakit lang ay hindi siya makauwi para makita ang kanyang ina. Kailangan pa niya ng malaking-laking halaga. Nung sinabi niya yon ay hindi na ako ng 2 isipan na bumunod sa aking pitaka para ibigay sa kanya. Dinagdagan ko pa yon matapos ako mag-withdraw sa ATM. Nakatingin siya sa akin at kahit na ayaw niyang tanggapin iyon dahil nahihiya siya. Pero alam kong kailangan niya yon kaya ako na ang nagpumilit. Pasensya ka na, Jerome ha? Pati ikaw ay nadadamay sa problema namin. Hayaan mo kapag naging okay na siya.
babayaran kita ng unti-unti. Huwag kang mag-alala. Mas kailangan mo yan ngayon. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nagpaalam na siya sa akin ng ilang mga sandali pa dahil kailangan niyang ipadala yon sa kanyang pamilya. Sinamahan ko pa siya sa pagpapadala at ayon sa kanya, para daw siyang nabunutan ng tinik dahil sa mga tulong ko. Simula noon ay mas naging malapit na kami sa isa't isa. Kaya naman nagulat ako isang araw. Jerome, nararamdaman ko ang pagmamahal mo sa akin. Pero natatakot ako na baka hindi mo kayanin kapag pinili mo na makipagrelasyon sa akin. Baka maging pabigat lamang ako sa'yo. Karen, hayaan mo na mahalin kita. Hayaan mo na maging bahagi ako sa pagharap mo sa mundo. Karen, tandaan mo, mahal na mahal kita. Naging girlfriend ko na rin si Karen officially ng mga sandaling yon. Pero ang hindi ko makakalimutan noong matapos niya akong sagutin ay dumiretso kami sa kondo. Espesyal ang mga sumunod na sandali at unang dumampi ang kanyang mga labi sa labi ko. Naramdaman ko ang mapula at malambot niyang mga labi. Kakaibang Karen ang nakita ko noon. Ipinaubaya niya sa akin ang buo niyang pagkatao. Tuluyang kong inangkin ang babaeng aking pinakamamahal at ganun din naman siya sa akin. Isa yon sa pinakamasayang sandali sa piling ni Karen. Mas talo ko siyang minahal. Ang mga sumunod na araw ang nagpatunay ng wagas kong pagmamahal sa kanya. Kahit busy kami sa trabaho ay naging maasikaso naman siya sa akin. Natatawa ko minsan na kapag humihirit na ipagluto niya ako, ang laging sagot niya sa akin ay ipagawa ko na sa kanya ang lahat, wag lang daw ang mag-expect ng masarap na luto. Pero nagtatry daw siya na mag-aral. Eto pa, minsan mas malakas pa siyang humarok sa akin. Napipikon siya sa tuwing sinasabi ko yon sa kanya na malakas ang kanyang paghilik. Iyon na ang aming nagiging kulitan kapag magkasama. Ako siguro yung tao na pinapahalagahan ang mga bagay na importante sa akin. Kaya naman tumagal ang aming relasyon ni Karen. This time, may katuwang na siya sa kanyang mga problema. Ikalawang taon ng aming relasyon at kailangan kong umuwi sa Bacolod dahil sa ilang mga importanteng dokumento na kailangan na ipaayos sa akin ni Papa. Tamang-tama at bibisita raw ang mama ni Karen sa Maynila at ilang mga kapatid niya para may kasama siya. Titigil ang mga ito ng ilang linggo sa Maynila, bagay na pinagpasalamat ni Karen. Kapag natapos ang mga dapat kong ayusin ay luluwas kaagad ako sa Maynila para makilala sila. May sorpresa raw siya sa akin pagdating ko, kaya naman lalo akong nanabik na makita siyang muli. Wala na talagang masasarap sa pakiramdam kapag alam mo na ikaw ay nasa sarili mong tahanan. Ang sarap ng hangin, walang masyadong ingay. Pakiramdam mo ay makapagpapahinga ka ng maayos. At ramdam ko din ang pananabik sa akin ni na mama at papa. Lagi naman akong umuwi pero lagi ko pa din silang nami-miss. Inayos ko mga dapat ayusin pero hindi ko inaasahan na matatagalan pala para matapos ito. Naka-apat na araw na ako sa Bacolod nang nakatanggap ako ng isang tawag mula sa hindi pamilyar na numero. Isang babae ang narinig kong boses. Nagtaka ako kung sino yon. Ang pakilala niya ay Esther, ang mama ni Karen. Isang hindi magandang balita ang ibinahagi niya sa akin. Humahagulhol ang boses niya. Karen daw ay nasa ospital at sinugod nila matapos ang dalawang araw na lagnat. Ayon daw sa doktor ay may dengue daw si Karen. Nakuha niya ang number sa phone nito kaya naman tinawagan niya ako. Hindi ako mapakali at sinabi ko na kapag natapos na mga gawain ko dito ay babalik ka agad ako sa Maynila. Halos hindi ako nakatulog noon hanggang sa kinabukasan ay tumawag sa akin ang number ni Karen. Agad ko siyang sinagot. Karen, kumusta ka na? Ayos na bang pakiramdam mo? Huwag kang mag-alala. Pagkatapos sa pagkatapos ko dito, pupunta na ako sa Maynila. Huwag kang mag-alala, Jerome. Ayos na ang pakiramdam ko. Pasensya ka na ha. At lagi na lamang problema ang dinudulot ko sa'yo. Hayaan mo babawi din ako sa'yo. Okay lang ako. Ayusin mo ang mga dapat mong ayusin dyan sa Bacolod.
Bumalik ka kapag natapos na ang lahat. Mahal na mahal kita, tandaan mo yan. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos na ikaw ang pinili kong makasama at mahalin. Oo, madami kasing pinapaayo sa akin si Papa eh. Huwag kang mag-alala. Ako ang mag-aalaga sa'yo kapag nakabalik na ako kaagad. Basta next time, magiging overprotective na ako sa'yo. Jerome, wala na akong hihilingin sa napakagwapo kong boyfriend. Sige na't baka nakakaistorbo ako sa'yo. Mahal kita. Natapos ang aming usapan nang sabihin niyang mahal niya ako. Hindi pa rin siya nagbabago. Malambing pa rin ang boses niya. At dahil sa naging okay na siya, Papa Dudut, ay nakapag-focus na ako sa dapat kong gawin. Umabot pa ng ilang araw ang pagtigil ko sa Bacolod. Nasulit ko ang 2 linggong leave ko sa kumpanya at nagpasalamat naman si Papa sa akin. Ang sabi ko ay babawi ako sa pagbalik ko at next time may ipapakilala ako sa kanila. Tinawanan lamang ako ni Papa. Dapat daw ay siguraduhin ko na sing-sexy ni Mama ang ipapakilala ko sa kanila. Pati sina Trisha at Michelle ay natawa sa mga sinabi niyang yun. Ang huli ko lang nasabi, hindi ko sila bibiguin. Maaliwalas ang araw ng pagbabalik ko sa Maynila. Sinalubong ako ng isang pamilyar na mukha na nakangiti sa akin. Si Karen. Hindi pa rin kumukupas ang kanyang maamong mukha na lalong gumaganda kapag ngumingiti siya. Agad ko siyang niyakap. Sumakay kami ng taxi diretso sa kondo. Excited ako na ibigay sa kanya ang ilan sa mga pasalubong ko. Tinanong ko ang nanay at kapatid niya na dumalaw sa kanya at hindi agad nakasagot, kaya naman inulit ko ang tanong ko sa kanya. Ang sabi niya ay hindi na raw kami nagpang-abot dahil umuwi na sila sa Bicol. Siyempre nang hinayang naman ako. Naligo lamang ako ng mabilis at hindi ko inaasahan na dahil sa pagod ay nakatulog kaagad ako habang inaasikaso ni Karen lahat ng bagahe ko. Ilang oras pa ang lumipas. Nagising na ako. Nakaupo siya sa gilid ng kama at nakatitig sa akin. Nagulat siya na nagising ako. Napansin ko na umiwas siya ng tingin mula sa akin. Niyaya niya ako sa kusina para kumain. Tamang-tama at pakiramdam ko ay gutom na gutom na ako. Pag-upo ko pa lamang, alam ko na mukhang masarap ang nakahain sa harap ko. Lalo na noong natikman ko. Grabe! Kailangan pala eh magpamisa ko sa iyo ng ilang linggo para lamang ipagluto mo ko ng ganito kasarap. For the first time ay nagustuhan ko ang luto mo ha. Next year eh maglilivuli ako para lalong masarap ang ipatikim mo sa akin pagbalik ko. Natatawang sabi ko. Maayos na ang buong kondo pagkagising ko na para bang nasa ayos ang lahat. Sinabi ko na doon na lamang siya matulog sa kondo, total ay gabi na. Hindi siya sumagot. Pero pumayag din siya. Sapilitan pa. Ikaw ha, kailangan pa kitang lambingin. Hindi mo ba ako na-miss? Napag-usapan namin ang nangyari sa kanya at ang sabi niya, dahil daw sa ilang mga gamot kaya pakaramdam niya ay may ilang mga pagbabago sa katawan niya at kinikilos niya. Ang napapansin ko lamang ay kung bakit lagi siyang tila umiiwas sa akin lalo na kapag tinititigan ko siya. Siguro nga ay dahil iyon sa mga nangyari sa kanya. Ikaw ba naman ang magka-dengue? Dumaan pa ang ilang mga araw, hindi na siya pumasok sa trabaho. Huli na noong nalaman ko na nag-resign na pala siya at naghahanap ng ibang trabaho. Nagulat na lamang ako na gusto raw niyang mag-apply sa isang restaurant at pwede siyang magluto doon. Magaling na siyang magluto ngayon. Mukhang naka-jackpot ako sa jowa ko. Maganda na tapos ngayon eh magaling pang magluto. Late lang ba niya nalaman yon? Well, napag-aralan naman niya yon. Ang sabi ko sa kanya ay may kaibigan ako sa isang fast food. Baka pwede siyang humawak ng managerial position doon. Kailangan lamang ng training. Natuwa naman siya doon at nagpasalamat. Matapos ang kanyang interview ay sinamahan ko siya pabalik sa kanyang apartment. Medyo napagod daw siya at nai-stress. Naupo ko sa malaking sofa sa may sala. Naiwan niya ang bag niya doon at bala ko sanang gawing unan at makaidlip man lamang nang nahulog ito at natapon ng laman. Hindi ko inaasahan na bumukas ang kanyang pitaka at nakita ko ang isang larawan ng isang babae at isang lalaki habang magkahawak ng kamay. Hindi ko yun nagustuhan. Bakit siya may picture ng ibang lalaki sa loob ng kanyang bag?
Inayos ko na muna ang gamit niya at hindi ako nagpahalata. Lumabas na siya sa loob ng CR after niyang makapaligo. Nakabalot lamang siya ng tuwalya sa katawan hanggang sa nakita ko ang isang kahugis 5 pisong pulang balat sa may dibdib. Namamalikmata lamang ba ako? Pero ngayon ko lamang yon nakita sa kanyang katawan. Agad na pumasok siya sa kwarto na animoy hiyang-hiya sa akin. Pinilit kong kalimutan ang lahat ng nakita ko. Alam kong mahal ako ni Karen at nagtitiwala ako sa kanya. Pero nagugulat ako minsan sa ilang sorpresa na parang ngayon ko lamang nalalaman. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Pero isa sa hindi ko mapapalampas na kakaiba sa kanya ay noong anniversary namin. Hindi ko inaakala na lalampas lamang iyon na parang isang normal na araw lamang. Kung matatandaan ko siya ay laging punong abala kapag dumarating ang araw na yon at nasosurpresa lamang ako. Doon ako nag-umpisang magtanong. May mali sa mga nangyayari. Pinakiramdaman ko ang bawat kilos niya. Epekto pa rin ba ito ng gamot mula sa pagkakasakit niya? Pero hindi. Hindi kaya nanlalamig na sa akin si Karen at may iba na siya. Kaya naman noong nagkaroon ng pagkakataon ay doon ko na siya kinausap para maging malinaw ang lahat sa akin dahil wala akong naiintindihan sa mga kinikilos niya. Karen, may problema ba tayo? Ano bang sinasabi mo, Jerome? Wala, wala tayong problema. Sabihin mo sa akin, may pagkukulang ba ako sa'yo? Bakit ganyan ang kinikilos mo? At huwag mong sabihin sa akin ang mga poor excuses mo dahil sa gamot na yan. Hindi ako bata para maniwala sa mga sinasabi mo. Karen, alam mong mahal kita. Nararamdaman ko na nanlalamig ka na sa akin eh. Ano bang nagiging problema? Sabihin mo sa akin. Jerome, hindi ko alam ang sinasabi mo. Hinawakan ko ang litrato mula sa bag niya. Lihim ko yung kinuha. Alam kong darating ang araw na ito kaya hindi siya makakatanggi sa akin. Wala yan, kaibigan ko lamang yan, Jerome. Maniwala ka sa akin. Kailan ka pa natutong magsinungalin sa akin? Hindi mo yan ginagawa sa akin. Bakit ngayon? Ano pa bang kailangan kong gawin? Sabihin mo. Pero huwag ganito, please, Karen. Please. Kusang dumaloy ang luha sa aking mga mata. Pero humagulhol si Karen ng higit sa inaasahan ko at nagulat ako sa mga binanggit niyang salita. Sorry Karen, hindi ko na kaya. Sorry Jerome, hindi ko ginusto lahat ng mga ito. Sana mapatawad mo ko. Ang pagtatanong ko ay napalitan ng pagtataka, lalo akong walang maintindihan sa mga sinasabi niya. Inumpisahan niya ang paliwanag niya sa litrato. Yung lalaking nasa litrato ay ex-boyfriend ko. Matagal na kaming hiwalay niyan dahil manluloko siya. Ang lahat ng pagbabago na napapansin mo ay totoo. Pero hindi tulad ng iniisip mo. Noon pa lang habang kinekwento ang isang Jerome sa akin, parang pinapangarap ko na isang araw ay makakilala ako ng parehas na lalaking tulad mo. Kaya naman gustong gusto kitang makita. Kaya naman pumayag ako na ganito ang mangyari. Jerome, hindi ako si Karen. Ako si Casey. Ano bang sinasabi mo, Karen? Pinapatawa mo ba ako? Jerome, makinig ka sa bawat detalye na sasabihin ko sa'yo. Dapat nung una, hindi na nangyari ito. Ngayon pa na nahulog na rin ang loob ko sa'yo. Uulitin ko, hindi ako si Karen. Ako si Casey. Ang kakambal ni Karen. Naalala mo nung tumawag kami sa iyo na nagkasakit si Ate Karen? Malubha na ang lagay niya noon at hindi namin alam ang gagawin. Hindi siya nakaligtas at naubos ang platelets niya. Plinano niya ang lahat ng ito para hindi ka masaktan. Malaki ang utang na loob namin sa iyo dahil niligtas mo dati si Mama. Ginusto ko din naman ang gawin ito dahil sa parehas naming itsura eh. Akala ko magiging madali lamang ang lahat pero nagkamali ako. Jerome, patay na si Karen. Patay na siya. Ano bang sinasabi mo? Anong patay na si Karen? Nasaan siya? Hindi ako naniniwala sa'yo.
Kung masamang biro ito, pwede ba tama na? Tama na! Hindi ko kinaya ang katotohanan na nalaman ko. Parang sasabog ang puso ko. Parang gusto kong kainin ako ng lupa ng mga sandaling yon. Si Karen ay wala na at kakambal niya ang nasa harapan ko na nagawa akong lokohin dahil ayaw akong masaktan ni Karen sa pagkamatay niya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Para akong tulala ng mga sumunod na araw. Kahit ang aking trabaho ay hindi ko magawa ng maayos. Nakareceive ako ng message mula kay Casey na mag-usap muli kami. Isasama daw niya ako sa puntod ni Karen sa Bicol para makita ko mismo. Ninais ko muli siyang makita para makita ng sarili kong mata na hindi ito panaginip lamang. Hanggang sa narating namin ang Legazpi. Agad naming pinuntahan ang lugar kung saan siya nakalibing. Nakasulat ang kanyang pangalan. Umagos na tila ulan ang aking mga luha sa aking mga mata. Parang walang katapusan yon. Ramdam ko ang bigat sa buo kong katawan. Gusto kong sumigaw ng napakalakas. Niyakap ako ni Casey at muli siyang humingi ng tawad sa akin sa mga nagawa niya. Mahal na mahal daw ako ng ate niya at hinding-hindi niya ako makakalimutan. Masyado masakit para sa akin na tanggapin ang katotohanan yon. Nilisan ko ang Bicol kasama si Casey pabalik ng Maynila. Hindi ko alam kung bakit kapag nakatitig ako kay Casey ay nakikita ko sa kanya ang mukha ni Karen dahil sa isang wangis na meron sila. Pakiramdam ko ay nasa tabi ko lamang siya. Gusto kong isiksik sa utak ko na bangungot lamang ito at pagkagising ko ay tapos na ang lahat. Wala akong pinagsabihan ng sekreto na yon. Ako, si Casey at ang kanyang ina lamang ang nakakaalam ng lahat. Wala nang iba. Makalipas ang ilang buwan, matapos ang isang napakalakas na bagyo sa buhay ko, gaya ng nakasanayan ng pamilya, nitong nakaraang taon ay tinaon sa Mascara Festival ang aming reunion. Bumalik ako sa Bacolod kung saan ako nagmula. Ang aking tahanan ang lugar kung saan ako babalik. Pero sa kabila ng tila masayang paligid at makulay na mga disenyo, nakatagos ang ngiti na nakikita ng mga taong nakapaligid sa akin ang isang pakiramdam na tila kumikitil sa akin. Ang pangungulila ko kay Karen. Hanggang sa nakita ko ang aking sarili habang nanonood ng parada sa mga street dancer na may suot na maskara habang nakatawa ito na tila nangungusap sa akin. Lumapit sa akin si Lolo at nagsabi, "Naalala mo ba, Jerome, nung bata ka? Nagtataka ka kung bakit magkakamukha ang mga ngiti sa mga maskara dito sa fiesta natin. Ang sabi ko sa iyo ay maaaring nakikita mo na pare-pareho lamang sila. Pero darating ang panahon na hindi mata ang iyong gagamitin kundi kasama na ang puso para higit mong maintindihan ang buhay. Huwag mong hayaan ang sarili mo na makulong sa mundo na malulungkot ka lang at mangungulila kung pwede naman na umikot ang ngiti dyan sa iyong labi at puso." Tinapig ako ni Lolo sa balikat. At agad akong natauhan ng mga sandaling yon. Agad kong tinawagan ang numero na nakasave sa aking cellphone at tinanong ko sa kanya kung libre ba siya dahil may sorpresa ako sa kanya. Pinaghanda ko siya sa aking pagbabalik at iuuwi ko siya rito sa Bacolod. Kahit siya ay hindi makapaniwala sa aking mga sinabi. Maaaring nakikita ko sa kanya ang wangis ni Karen at iba si Casey. Pero siguro, ganito ang gusto mangyari ni Karen ang maging masaya ako at patuloy na magmahal. Nagtaka si Papa kung pasaan ako at sagot ko sa kanya, aalis lamang ako ng mabilis at babalik agad ako para ipakilala sa kanya ang aking magiging sorpresa. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, ang aking kwento at sa mga nakinig ay sana po'y nagustuhan ninyo. Lubos na gumagalang ang inyong kabarangay, ang inyong kapuso, Jerome. Kaya mo bang mahalin ang isang taong kawangis ng dati mo nang minahal? Isa lamang itong patunay na kung minsan ay mapaglaro talaga ang tadhana. At kung ganito ang usapan, dapat nating maintindihan na maaring wala na tayong magagawa pa sa nakaraan. Pero may magagawa ka pang pagbabago para sa iyong kinabukasan. Pakinggan mo lang ang pintig ng iyong puso at panindigan kung ano man ang iyong magiging desisyon nang sa bandang huli.
ay matagpuan mo din ang iyong kaligayahan. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ito po ang Barangay Love Stories, number 1 nationwide pa.